Magandang araw mga mag-aaral. Ako si Teacher Steph, ang iyong guro sa Signaturang Pilipino. Ngayong araw na ito, ating tatalakayin ang patungkol sa rhetorical na pang-ugnay. Pero bago yan, balikan muna natin ang iyong natutunan tungkol sa paghihinuha sa mga kalabasan ng mga pangyayari batay sa akda. Ang paghihinuha ay tinatawag na inferencing sa wikang Ingles. Ito ay tumutukoy sa kakayahan na tukuyin ang isang bagay na hindi pa alam batay sa ilang clues o pahiwatig. Ang paghihinuha sa maaring kalabasan ng pangyayari ay ang pagbigay ng iyong sariling opinyon, pananaw o haka-haka kung ano ang posibleng mangyayari sa susunod batay sa ibinigay na pangyayari. Magbibigay ako ng dalawang sitwasyon at ibigay ang posibleng kalabasan ng pangyayari. Ang unang sitwasyon ay, lumabas ka ng bahay na hindi man lang nagsuot ng face mask dahil nakipaglaro ka sa iyong kapitbahay. Akmang-akma na pag-uwi mo ay pananghalian na. Dahil sa gutom ay nakalimutan mong maghugas ng iyong kamay. Ano kaya ang posibleng mangyayari sa iyo? Tama! Posibleng ikaw ay may dalang virus at maaari mong mahawaan ang iyong pamilya. Ang ikalawang sitwasyon, inutusan ka ng iyong ina na magsaing. Habang ikaw ay nagsasaing, ay abalang-abala ka rin sa paglalaro ng iyong cellphone. Nang biglang may naamoy kang kakaiba kasabay ng malakas na sigaw ng iyong ina. Ano sa tingin mo ang mangyayari? Maaring nasunog ang iyong sinasaing, kaya naman napasigaw ang iyong ina. Mahusay ang iyong kasagutan. Maraming salamat sa pagsagot. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating aralin, ang mga rhetorical na pang-ugnay. Narito ang mga layunin sa ating aralin. Natutukoy o nakikilala ang kahulugan ng pang-ugnay at mga uri nito, at nagagamit ng wasto ang mga rhetorical na pang-ugnay sa pagbuo ng pangungusap. Ano nga ba ang pang-ugnay? Ito ang mga salitang bahagi ng wika na ang pangunahing tungkulin ay umagapay sa pang-ugnay ng konsepto o kaisipang taglay ng mga salita sa isang pahayag. May tatlong uri ng pang-ugnay. Una, ang pangatnig. Ikalawa, ang pang-angkop. Ikatlo, ang pang-ukol. Ngayon ay dumako na tayo sa unang pang-ugnay. Ito ay ang pangatnig. Ano nga ba ang pangatnig? Ang pangatnig, ito ang mga salitang nag-uugnay sa dalawang salita, parirala o sugnay upang mabuo ang diwa o kaisipan ng isang pahayag. Mayroong 10 uri ng pangatnig. Ito ay ang panglinaw, panubali, paninsay, pamukod, pananhi, panapos, panimbang, pamanggit, panulad, at pantulong. Ang pangatnig na panglinaw ay ginagamit upang ipaliwanag ang bahagi o kabuuan ng isang banggit. Maari itong gamitan ng mga salitang kung kaya, kung gayon o kaya. Narito ang mga halimbawa. Nag-usap na kami sa barangay kung kaya ang kasong ito ay tapos na. Umamin na si Mando kaya makakalaya na ang napagbintangang si Rico. Dumako naman tayo sa pangatnig na panubali. Ito ay nagsasabi ng pag-aalinglangan, maaari itong gamitan ng mga salitang kung, sakali, disin sana, kapag, o pag. Narito ang mga halimbawa ng pangatnig na panubali. Tinanggap mo na sana ang alok niyang trabaho, disin sana'y may naipon ka na bago magpasko. Hindi naman mahirap ang buhay kung marunong ka lang dumiskarte. Ang susunod ang pangatnig na paninsay. Ito ay ginagamit kapag sinasalungat ng unang bahagi ng pangungusap ang pangalawang bahagi nito. Maari itong gamitan ng mga salitang ngunit, datapwat, subalit, bagaman, samantala, kahiman, o kahit. Narito naman ang mga halimbawa ng pangatnig na paninsay.
Nakasama ako sa kanila, ngunit pag-uwi ko ay pinagalitan ako ni nanay. Yumaman si Ayan kahit galing siya sa hirap. Ang susunod ay ang pangatnig na pamupod. Ginagamit ito upang ihiwalay, itanggi o itakwil ang isa o ilang bagay o kaisipan. Maari itong gamitan ng mga salitang o, ni, maging at man. Narito naman ang halimbawa. Ako man ay ayaw rin sa lideratong niya. Mahal kita maging sino ka man. Ano naman ang pananhi? Ito ay ginagamit upang magbigay ng dahilan o katwiran para sa pagkaganap ng kilos. Maari itong gamitan ng mga salitang dahil sa, sanhisa, sapagkat o mangyari. Narito naman ang mga halimbawa. Walang kuryente dahil sa pagkasira ng poste sa tapat ng bahay. Bumagsak ka sapagkat hindi ka nag-aaral mabuti. Narito naman ang panapos. Ito ay nagsasaad ng nalapit na katapusan ng pagsasalita. Maari itong gamitan ng mga salitang sa lahat ng ito sa di kawasa, sa wakas o sa bagay na ito. Narito naman ang mga halimbawa. Sa bagay na ito, hayaan natin ang Diyos ang magpasya. Sa lahat ng ito, ang mabuti maging handa anumang oras. Ang susunod ay ang pangatnig na panimbang. Ito ay ginagamit sa pagpapayag ng karagdagang impormasyon o kaisipan. Maari itong gamitan ng mga salitang at, saka, pati, kaya, o ano pat. Narito naman ang halimbawa. Ano pat sa lakas ng hangin ay halos tangay ng aming bubungan. Pati ang aso ay kanyang inampon. Narito naman ang pangatnig na pamanggit. Ito ay nagsasabi o gumagaya lamang sa pananaw ng iba. Maari itong gamitan ng mga salitang daw, raw, saganang akin, iyo, o di umano. Narito naman ang mga halimbawa ng pangatnig na pamanggit. Maasahan daw ang mga mag-aaral sa ikapitong baitang. Sumama ka na raw, sabi ni Binibining Perez. Ang pangatnig na panulad naman ay tumutulad ng mga pangyayari, kilos o gawa. Maari itong gamitan ng mga salitang kung sino, siyang, kung ano, siya rin, o kung gaano, siya rin. Narito ang mga halimbawa. Kung ano ang puno, siya ring bunga. Kung sino ang nag-aral, siyang tiyak ang makakapasa. Ang susunod ay ang pangatnig na pantulong. Nag-uugnay ito ng nakapag-iisa at hindi nakapag-iisang mga salita, parirala o sugnay. Maari itong gamitan ng mga salitang kung, kapag, upang, para, ng, sapagkat o dahil sa. Narito ang halimbawa. Nag-aaral siyang mabuti upang matuwa ang kanyang mga magulang. Mag-ehersisyo ka para lumakas ang iyong katawan. Natapos na nating talakayin ang 10 uri ng pangatnig. Ngayon naman, dumako na tayo sa 2 pang-ugnay. Ito ay ang pang-angkop. Ano ang pang-angkop? Ang pang-angkop ay nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan sa layong angkop ang pananalita. 2 pang-angkop lamang meron sa Filipino. Ang na inilalagay sa pagitan ng panuring at salitang tinuturingan kung nauna ang salitang nagtatapos sa katinig, maliban sa en. Samantalang ikinakabit naman ang nang sa dulo ng panuring o tinuturingan kung nagtatapos sa patinig at en. Narito ang mga halimbawa ng pang-angkop. Mataas na puno, punong mataas, matigas na ulo. Dumako naman tayo sa huli at 3 pang-ugnay, ang pang-ukol. Ang pang-ukol ay nag-uugnay sa pangalan sa iba pang salita sa pangungusap. May 2 uri ng pang-ukol. Ang pangalang panao at pangalang hindi panao. Narito ang mga pang-ukol. Ni, nina, kay, kina, ayon kay, ayon sa, para kay, ukol sa, ukol kay, tungkol sa, tungkol kay, dahil sa, dahil kay, sa mga, na, ng mga.
Narito ang mga halimbawa ng pang-ukol. Naligo kami sa ilog. Kumain ng mangga si Joy. Nananaliksik sila tungkol sa pagbasa. Ayan, natapos na nating talakayin ang tatlong uri ng pang-ugnay. Ang pangatnig, ang pang-angkop, at pang-ukol. Meron akong inihandang mga katanungan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Narito ang panuto. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Ang unang katanungan, ano ang pang-ugnay? Ikalawang katanungan, ano ang tatlong uri ng pang-ugnay? Ipaliwanag isa-isa at magbigay ng tig-isang halimbawa nito. Ngayon naman, sagutan ninyo ang inihanda kong maikling pagsusulit. Isulat ito sa sagutang papel. Ang pagkilala sa pang-ugnay. Narito ang panuto. Kilalanin ang uri ng pangatnig na nakasalungguhit sa pangungusap. Isulat ang uri ng pangatnig sa sagutang papel. Una, idiniin ko ng maigi ang nakadikit kong mukha sa salamin upang makita ng maayos ang mga makukulay na laruan. Anong uri ng pangatnig ang salitang upang? Ikalawa, mabilis akong umilag. Ngunit, huli na nang mabangga niya ako at tumilapon kami sa daan. Anong uri ng pangatnig ang salitang ngunit? Ikatlo, nabitawan niya ang bitbit na itim na bag dahil sa pagmamadali niya. Anong uri ng pangatnig ang salitang dahil sa? Ikaapat, kung hindi dahil sa iyo, hinding-hindi ko makukuha ulit ang bag ko. Anong uri ng pangatnig ang salitang kung na may salungguhit? Ikalima, sagot ko kay inay habang tinutungo ang aking kwarto kung saan mahimbing na natutulog si Bonbon. Anong uri ng pangatnig ang salitang habang na may salungguhit? Magaling! Mahusay ang iyong mga kasagutan. Maraming salamat sa pagsagot. Yay! Hindi pa nagtatapos diyan. Meron pa akong isang inihandang aktibidad patungkol sa mga rhetorical na pang-ugnay. Gamit ang pang-ugnay, ang pangatnig, pang-angkop, at pang-ukol. Narito ang panuto. Bumuo ng mga pangungusap na gumamit ng mga rhetorical na pang-ugnay. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Narito ang unang sitwasyon. Mga mamamayan na wala ng hanap buhay. Ang pang-ugnay na gagamitin sa pangungusap ay maaari. Ang ikalawang sitwasyon. May kondisyon sa pananatili ng mga tao sa bahay. Ang pang-ugnay na gagamitin sa pangungusap ay kung. Ang ikatlong sitwasyon ay may planong hindi pumasok sa klase. Ang pang-ugnay na gagamitin sa pangungusap ay sakaling. Ang ikaapat na sitwasyon, hindi nagsuot ng face mask ang iyong katabi. Ang pang-ugnay na gagamitin sa pangungusap ay baka. Ang huling sitwasyon ay naglaro ka magdamag ng Mobile Legend. Ang pang-ugnay na gagamitin sa pangungusap ay basta. Mahusay ang iyong mga kasagutan. Maraming salamat sa pagsagot. At dyan nagtatapos ang ating talakayan sa Filipino. Kasama si Teacher Steph, ang iyong guro sa asignaturang Filipino. Naway meron kayong natutunan sa videong ito.
para sa takdang aralin, alamin at pag-aralan ang kahulugan ng dula. Maraming salamat sa pakikinig at panonood.